Medyo napaparami na ba yung stock mo ng sardinas? Kasi lagi nilang ginisa ang pagluluto dito. Kaya naman din yung araw na ito ay i-level up natin para naman marami tayong makain. Pwede ito pang baon ng mga bata, pang merienda, at lalo na syempre pang negosyo. Napaka-basic lang yung kakailangan natin mga ingredients dito. Garlic, onion, at sili. Tidad-tad ko lang ito ng pino. Sa ating kawala, nalagay ako dito ng tubig. Nalagay ko na dito lahat ng mga tidad-tad nating gulay, toyo, paminta, paprika, at asukal. Over medium heat ay binuksan ko na yung ating apoy at dito sa natira nating tubig ay nilagay na ako ng harina at cornstarch. Pinaghalo ko lang muna ito hanggang sa matunaw at nilagay ko na ito dito sa ating kawali. Pakuluan lang ito ng mga 5 to 10 minutes over medium low heat at ayan, tikman natin kung okay na sa inyong panlasa. I-transfer natin ito sa ating nilagyanan at pintay lang natin ito na lumamig. At habang lumalamig naman ito, syempre ay mas lumalapot pa ito. At habang iniintay natin ito lumamig or lumigamgam, sa isang bowl pinagsama ko dito yung isang regular at spicy flavor ng sardinas. So depende na yan sa inyo kung gusto niyo pure na spicy or regular. Nagdagdag na rin ako dito ng mga pampalasa natin, paminta, chili, at ng ating paminta. Kalahati lang pala nilagay ko dito ng beef bouillon or beef cubes at haluin lang natin. Yung tinatad nating carrot, garlic, onion, at ng ating celery. Kung wala kayong celery, pwedeng mas maganda sana kung kinchay. Baking powder at baking soda pinaghalo ko na rin at ng ating all-purpose flour at ng ating cornstarch. Guys, dito nga pala sa tubig ay tinantsa ko lang ha, pero konting-konti lang. Siguro mga 2 tablespoons lang at haluin natin ito hanggang sa maging smooth na katulad nito. Bago natin ito pirutuhin, syempre yung ating oil na gagamitin ay kailangan ay mainit na over medium heat at gumamit lang ako dito ng 1 tablespoon na pang-scoop, pero nilagay lang ako dito ng kalahati para kasi lumulubo ito kapag ito'y pinipirito para tamang-tama lang sa size ng bite size na gustong-gusto natin at talaga namang marami makakain yung mga chikiting. At ito na yung ating alamanong sauce. Syempre kung gusto nyo, pwede naman itong salain para matanggal yung mga garlic at onion. So ito guys, pwede itong pang-negosyo at makakasiguro tayo na yung meriyad na kinakain natin ay gawa sa bahay at talaga namang malinis. O diba? So talaga naman makita natin na malapot na yung ating sauce. Kaya naman I suggest na kapag ito yung niluluto natin ay kailangan na medyo may pagkamalablaw ng konti. Kakaiba talaga ang lapot ng ating alamanong sauce kapag pinaghahalo yung harina at cornstarch. Pero okay lang yun kung wala kayong isa sa nabanggit ko na cornstarch o harina lang yung ating gagamitin. Pero iba talaga nagbibigyan ng lapot dito. Syempre hindi lang ito pang merienda. Pwede rin itong pang-ulam, kung gusto niyo ng ibang sauce, pwede kayo gumawa ng teriyaki sauce o kahit simpleng ketchup. Naku, napakasarap. At para naman sa ating fishball na gawa sa sardinas, ay again, huwag na huwag niyo itong lalagyan ng maraming tubig kasi ito ay lalabsa at hindi maganda kakalabasan ng ating sardinas fishball kapag ito ay pinipirito. Ang sarap, grabe. Bye!